Hello mga kabay, magandang araw mga kabay, araw ng Merkulis. Dito po tayo ngayon para sa hindi pa alam paano gamitin ang cost apps ng Lalamove, lalo na sa mga online seller na hindi pa alam, tuturo ko po sa inyo kung paano gamitin. Yun mga guys, ang gagawin muna natin, hanapin natin yung Play Store. Ayan. Yun, nakita ko na. Ayan. Tapos, click natin. Yun. Tapos, search nyo lang po yung Lalamove Drive Delivery Apps. Kasi dalawa po kasi yun. Yung isa sa may, ano, rider, yung driver apps. Yun. Type nyo lang po dito. Yun, nakikita nyo yun. Ayan, click nyo na lang po yan. Then, lalabas na po yung apps yan. Download nyo lang po yan, i-install. Pagkatapos yan, tapos punta na tayo sa mismong apps para mag-register. Yun, ito yung isa, yung sa drivers, yung kulay orange yung ibon. Ito yung sa customer, yung puti yung ibon. Yan, pindutin natin. Yun. Tapos, create account. Kung then yan, makikita nyo, lagay nyo yung first name nyo, saka last name. Tapos, mobile number, email. Tapos, gagawa kayo ng password. Then, pwede din siya i-direct mga guys sa Facebook or Google kung meron kayo, para mas mabilis. Pero, lalagyan nyo pa rin ng pangalan. Yun, yung sa akin, ano ko na lang yung sa Google ko. Para kasi mag-existing kasi pagka yun, password tayo. Type mo lang din yung number para magpapasa sila Lalamove ng code sa atin. Yun. Tayin natin yung code. Pag magbigay na siya ng code, yun yung yan. And then, type natin yan. Tapos din, click. Yun, pasok na tayo mga guys. Tapos yun, makikita nyo yung motor. And then, lala jeep, MPV, saka yung light truck. Yan yung kung gaano ka dami yung papadala nyo po. Tsaka nakita nyo yung icon dun sa may red side natin, yung nasa taas yan. I-click natin yun para yun yung makita natin yung price ng Lalamove. Tsaka kung gaano siya ka bigat ang limit niya, tsaka yung laki. Kasi yung iba minsan nagpapadala sobrang bigat na, yung iba hindi alam yung kung hanggang ilang kilo ang motor. So, hanggang lalo na sa sa mga ibang customer, minsan overweight na, pang MPV na siya. Yun, pipiliin, makikita natin lahat yan. Andyan na po yung mga price, yung by kilometer nya. Yun, pwede yung maglipat bahay, nandyan na din yun, lalagit mga, yun, mga pang malakihan. Then, ang susunod mga guys, natin kung paano mag booking din. Yan, ito muna pala yung port sa pabili service yan, kailangan pindutin natin yan para yung makakuha ng booking nyo, yung may pambili. Yan, pindutin natin, tsaka kunyari may sa mga bangko, may mga pila, yan, pindutin rin natin yung queuing service para may additional na yung
payment kay ano, kay riders. Hanggang ang ano niyan 40 minutes. Saka ito yung isa cash handling, yung may pa kunyari walang pambono si rider ng malaki, di pabalik na lang yung pera, yun cash handling. Saka itong bag naman, wala nang bayad dyan. Libre lang yung bag. Pindutin nyo lagi yan. Then punta na tayo sa ano, booking. Example yan. Ganyan. Pag booking, lagay nyo lang address yan. Complete address, na number o block by yun. Lahat. Then contact name, contact number. Yun ang pinaka-importante kasi tinatawagan ni rider yung pick up. For confirmation yun. And then guys, punta na din tayo sa drop off. Tapos ganun din yung gagawin natin sa drop off yun. And makikita nyo pare-pareho lang. Kailangan rin po kasi lagay nyo yung address ng complete address ng drop off, tsaka yung name, contact number. Importante kasi tatawag din si rider bago pag undawin na siya sa delivery. Yan, click yun, makikita nyo yung price niya. And then sa kung mayroon ka pang isang drop off, pindutin nyo lang yung positive sign na sa red side yun, para mag-add kayo ng drop off. And then same lang din po yun, click nyo lang rin, tapos yun, pare-pareho lang. Importante basta complete address tsaka contact number, yun, nakikita nyo yung price nya. Pero yung mga kung wala naman kayong pabili, huwag nyo yung pindutin yung purchase service tsaka queuing tsaka ano, kung meron lang ng dapat, yun lang, pindutin nyo po. Yan, nakikita nyo yung price na yan, pinindot ko kasi lahat yan eh. Kaya may bawas pa yan pag ano. Punta na. And then next, yun. Pag click nyo doon, kikita nyo yung ad notes. Diyan nyo po ilalagay yung kung magkano pa abono nyo, kasi minsan overpriced yung pabono nyo kasi ang 2K lang sila mo, para may idea si rider kung magkano yun makikita namin sa booking eh, kung magkano. Pero sila mo, in case kung may mangyari hanggang 2,000 lang talagang ibabalik niya sa inyo with proof yun, kasi yun ang limit ni Lalamove eh, 2K lang. Kaya kung mayroong over price naman, pwede nyo kausapin si ano, si rider. Then click niyo lang yun, please, or then makikita yung cash. Pwede kayong mag-cash in kay Lalamove yun. Pero yung cash pag after ng delivery o sa pick up ang pwede na bayaran. Yung cash in kasi yung automatic papasok na yun kay rider yun pag kiniklik niya, pinipick up niya, tsaka ma-drop off niya yung ano, yung items niya or parcel. Then, saan ba tayo? Yun lang mga guys, sana may magkaroon kayo ng idea sa mga tinuturo ko. Yun lang po, salamat. Yun mga guys, sana may idea na kayo kung paano gamitin yung Lalamove app sa client. Kasi yung iba nagtatanong kung paano gagamitin, hindi pa alam. Kaya yung iba daw, kadalasan yung mga customer, kahit pabili, hindi nila nilalagyan. Kasi daw, hindi pa daw nila alam. So, manood kayo sa video na to para may idea na kayo. Yun lang guys, maraming salamat. At pakilike na lang ng video. Share and subscribe lang mga kabay. Ito pala si Princess, ang anak ko. Ayan, ayun mga kabay. Thank you mga kabay.